maaring ang iyong mga anak ay akayin ka patungo sa impyernong apoy. Sa tingin mo, ginagawa mo ang kabutihan sa iyong anak, binibigay mo ang lahat ng makamundong bagay, mga gastos, pag-aaral, nasisiyang ka, nag-aangking ka ng tagumpay, wallahi la'awin sa kabilang buhay, magiging kalaban mo, kaaway mo ang iyong mga anak kapag hindi mo sila hinumog sarili yung Islam. Magiging kaaway mo sila. Tandaan ninyo, paano idadahilan kanila dahil hindi mo sila hinimog sarili yung Islam at itatapong ka sa impyernong apoy ng dahil dito sa pagkukulang mo sa amana na ito. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming uri ng amana. Katulad halimbawa ng responsibilidad ng mga magulang sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, ito ay amana sa atin. Amana sa mga magulang, sa mga ama na ipinagkatiwala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay tatanungin hinggil sa responsibilidad, hinggil sa amana na ito kung kanila bang ginampanan, tinupad. Ang ating mga anak ay tatanong sa atin. Ang ating mga asawa ay tatanong sa atin. Ginampanan ba na natin ang ating mga responsibilidad sa kanila? Napangalagaan ba nila ang pagsasala? Napangalagaan ba nila ang kanilang mga aura? Hinimok ba natin sila ang ating mga anak na pag-aralan, matutunan ng relihiyong Islam? Ito ang itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa atin itatanong ang makamundong bagay. Hindi sa atin itatanong ni Allah kung anong natapos ng iyong anak ng makamundong kurso. Ang itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, naunawaan ba, pinag-aralan ba ng iyong mga anak ang Quran? Natutunan ba nila ang pagbabasa ng Quran? Natutunan ba nila ang mga mabubuting asal? Natutunan ba nila ang pagdarasal? Natutunan ba ng iyong mga anak, ang iyong mga dalaga, ang iyong mga anak na babae, kung paano magtakip ng aura? O baka naman lumalabas ang iyong anak na ladlad, walang hijab, nagsusuot ng kasuotang kafir, nakikita ng iyong mga mata, nagbibigibigihan ka, nagbubulag-bulagan ka, wala kang ginagawa, tunay na may pananagutan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong problema sa atin, kawalan ng halaga. Hindi natin binibigyan ng halaga ang relihiyong Islam pagdating sa ating mga pamilya. Kahit anong kalagayan ng ating mga anak, hindi natin binibigyan diin. Hindi tayo nagiging maingat, nagiging aware. Wala tayong halaga pagdating sa relihiyon. Kahit may nalalabag ang ating mga anak, sumasali sa mga party sa school na may kasakasama ang mga lalaking hindi mahram, nagsasawa ng kibo, ito yung tinatawag na the youth, walang pride sa kanyang pamilya. Subhanallah, walang pride, maratabat pride sa kanyang pamilya. Nagsasawa ng kibo. Lumalabas ang kanyang mga anak, lalo ang mga kanyang mga anak na babae. Maaring pinagtatrabaho sa isang lugar na isang kondisyon na maghubad siya ng hijab, pinapayagan. Ito ay haram. Hindi pwede, haram na iwanan ng babae ang kanyang hijab dahil lamang sa makamundong bagay. Huwag natin ipagpalit. Ito ay amana sa atin, ang ating mga pamilya. Ang ating mga ulama, mga ustad,
dito lamang sa masjid, mimbar, nagpapaalala sa atin hinggil sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit tayo mga magulang ang sisita, tayo mga magulang ang magsasakatuparan ng pagbabawal ng mga ipinagbawal sa ating pamilya. Tayo ang sisigaw, tayo ang sisita sa ating mga asawa, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, hindi ang ating mga ulama. Wala silang karapatan na puntahan ang yung mga tahanan at sigilay-sigawan ang yung mga anak. Tayo mga magulang at may pananagutan dito. Ang pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin. Hindi lang ang mga ulama, tandaan ninyo. Bawat isa sa atin, kailangan niya mag-utos ng kabutihan, magbawal ng kasamaan. Responsibilidad na nito ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang limitasyon. Ang pamilya mo ay responsibilidad mo, kayang-kaya mo silang utusan, kayang-kaya mo silang pagbawalan. Gampanan mo ang iyong responsibilidad. Dahil itatanong sa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at pananagutan ka, may pananagutan ka, apoy sa iyong libingan, lalo-lalo na sa kabilang buhay. Maaring ang iyong mga anak ay akayin ka patungo sa impyernong apoy. Sa tingin mo, ginagawa mo ang kabutihan sa iyong anak. Binibigay mo ang lahat ng mga mundong bagay, mga gastos, pag-aaral, nasisiyang ka, nag-aangking ka ng tagumpay, wallahi la'awin sa kabilang buhay, magiging kalaban mo, kaaway mo ang iyong mga anak kapag hindi mo sila hinumog sarili yung Islam. Magiging kaaway mo sila. Tandaan ninyo, paano idadahilan kanila dahil hindi mo sila inimog sarili yung Islam at itatapong ka sa impyernong apoy ng dahil dito sa pagkukulang mo sa amana na ito. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala.